ang mapagpalaya at mabiyayang pagpapala ng ating Diyos ay sumaating pong lahat. Dalawang mahalagang mga bagay ang una na po nating tinalakay na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Kristong Jesus sa pamamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at walang sinumang matuwid liban sa Kanya lamang. Ngayon po ay tutunghayan natin sa kabuuan ng justification by faith hanggang sa pagtatapos nito ang puso ng mabuting balita o ng ebanghelyo. Heart of the Gospel. Romans chapter 3 verses 21 to 26. Nasiyahan si Pablo sa kaniyang pagpapatunay na liban nga po kay Kristo, walang sinuman ang matuwid. At sa Romans 3 chapter 21 to 26, itinuon ni Pablo sa pagpapatuloy ng kaniyang paliwanag na maari tayong gawing matuwid sa pamamagitan ni Kristong Jesus. Ito po mismo ang puso ng sulat niya sa mga taga-Roma. Angkop lamang din po na ating ginuguhitan o kinukulayan ang bawat talata rito upang matandaan natin ang kahalaga nito sa ating mga Biblia. A. Righteousness. Sa pasimula, tinukoy ni Pablo na ang ebanghelyo ay patungkol sa pagiging matuwid ng Diyos. Romans 3:21, Magandang Balita, Biblia 2nd Edition. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpatotoo tungkol dito. Itinuro sa lumang tipanan ang pagiging matuwid ng Diyos at ang ebanghelyo naman sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. Ang mga sumusunod po ay ang tatlong mga puntos sa katuwiran. Una po, tayo ay pinawalang sala o inaring ganap sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi po sa ating mga gawa, kundi ng ating paniniwala. Tayo'y ginawang matuwid sa pagiging kumbinsido na ang Diyos na siya na nagsabi ay siya nga at tinutupad niya ang kaniyang mga ipinapangakong gagawin. Nung sinabi niya, naganap na, o it is finished, ikaw ba at ako ay naniniwala rito? Pangalawa po, ipinapahayag ng ebanghelyo na tayo ay inaring ganap at pinawalang sala sa ating pananampalataya kay Jesus. Tunay na pananampalataya sa isinasakatuparan ni Kristo sa krus. Ang pananampalataya po kasi na walang tinutumbok na katuturan ay magdadala lamang po sa atin sa kapahamakan. Tama po ba? Ang katapatan lamang maging ang pagiging panatiko o ang pagiging deboto ay hindi po magdadala sa atin sa langit. Sapagkat maaaring maging matapat at panatiko o deboto ang isang tao sa maling paniniwala. Hindi po tayo pluralist o yaong mga tao na naniniwala na mayroong iba't ibang mga kaparaanan upang tayo'y maligtas. Wala pong iba't ibang kaparaanan o daan patungo sa Diyos dahil mayroon lamang iisang krus na pumunit sa tabing ng templo sa gitna nito kung saan binigyan daan tayong muli na direktang tumungo at makipag-ugnayan sa Diyos.
Ang tabing na ito po magmula pa man sa lumang tipanan ang humihiwalay sa pagitan ng makasalanang tao sa isang kabanal-banalang Diyos. At si Kristo lamang sa panahon ng bagong tipanan ang may kapangyarihang bumuwag nito sa pagitan din ng kaniyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Hebrews 10 verses 19 to 23, Magandang Balita, Biblia, 2nd edition. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pare na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Ang pananampalataya po natin ay nararapat lamang na na kay Kristong Jesus dahil wala pong kaligtasan, wala pong pagkakasundo at wala pong pagpapawalang sala na matatagpuan sa kanino man. Acts 4:12, Magandang Balita, Biblia, 2nd edition. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. English Standard Version. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Pangatlo po, ito po ay pananampalataya para sa lahat. Ang pagiging matuwid po ay bukas para sa lahat na maniniwala o sumasampalataya sa Kaniya. Wala po itong harang o hadlang kung anumang lahi ang ating kinabibilangan. Tayo po ay iisang bangka. Ang pagiging matuwid sa Diyos ay bukas sa sinumang sumasampalataya, ngunit sa pamamagitan lamang ng isang wastong pananampalataya na kaukol kay Kristong Jesus, bukas para sa lahat, maging sa mga Hudyo man o mga ibang lahi. Romans 3 verses 22 to 26, Magandang Balita, Biblia, 2nd edition. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kaniyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at siya
ang nagpawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Siksik at hitik po ito sa teolohiya na makukuha sa ating Biblia. Makatas ang pagsasaad ni Pablo ukol sa mga bagay na ito. Himay-himayin po natin ang kaniyang isinalaysay. Kasalanan raw po ang nagdulot sa bawat isa sa atin. Maging Hudyo man o ibang lahi, mahirap man o mayaman na tayo'y nagkasala o kinapos sa kaluwalhatian na nais ng Diyos na ating tatamasain. At kung magkagayon na tayo'y ipawalang sala, kung tayo ay gawing matuwid, kinakailangan ng Diyos na isakatuparan ito sa pamamagitan ng kaniyang pagtubos sa atin dahil tayo po ay walang kakayanan bilang mga sakdalang makasalanan. Kaya nga po ang justification ay sa pamamagitan lamang ng kaniyang biyaya o kabutihang loob sa atin. Isang pabor po na walang sino man sa atin ang karapat dapat na tumanggap, kundi ito'y ipinagkaloob lamang sa atin ng Diyos. Wala po tayong kakayanang iligtas o tubusin ang ating mga sarili. Marahil ang katotohanan ito po ay ayaw tanggapin ng mga tao. Ano po? Ayaw pong tanggapin ng ating mundo ang mensahe na tayo bilang mga tao ay walang kapangyarihang ipawalang sala ang ating mga sarili at tanging Diyos lamang ang may kakayanang gawin ito. Iyan po ang dahilan kung bakit marami ang ikinahihiya ang ebanghelyo o mabuting balita. Sapagkat ayaw nilang paniwalaan ito. Dahil salungat ito sa mga itinuturo ng ating mundo. Ngunit kung kinakailangan nga tayong maligtas at mapawalang sala, kinakailangan ding itong ipagkaloob sa atin, di dahil tayo ay karapat-dapat na tumanggap nito, kundi ito'y dahil lamang sa kagandahang loob at habag ng Diyos sa atin. At ibinigay nga ang kaloob na ito ng katubusan na maaring makamtan ng bawat isa sa atin sa pamamagitan lamang kay Kristong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. B. Redemption. Ang pagtubos o redemption ay ang ikalawang pagsasalarawan ni Pablo patungkol sa justification. Ang pagsasalarawang ito po kapag narinig ng mga tao sa kapanahunan ni Pablo, ang kanilang naiisip po ay yaong patungkol sa bentahan ng mga alipin. Sapagkat kapag ka sinabi ni Jesus na kailangan niyang tubusin ang isang tao, ang kanilang kaisipan ay tinutukoy mong tutungo sa kalagitnaan ng kabayanan at dooy magpalaya ng isang alipin. Na kailangan mong tubusin o bilhin ang kalayaan ng isang alipin. Mayroon pong dalawang kaisipan na kaugnay patungkol sa katubusan. Ang una po ay ang halagang ibinayad o yaong tinatawag na price paid. At ang ikalawa po ay ang tinanggap na kalayaang iginawad. Freedom gained. Ang isinasadiwa nito na bentahan ng mga alipin o slave market
tayo po ay naging alipin ng ating mga karumihan. At ang halagang ibinayad o pinantubos nito ay ang banal na dugo ng kordero ng Diyos. At pagkatapos ay ating tinamo ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Si John Bunyan po, ang may-akda ng Pilgrim's Progress, ay nakipagbuno sa kasalanan. Siya ay pinangingibabawan ng kaniyang mga madidilim na mga nakaraan. Hindi niya lubusang maunawaan kung papaano siyang gagawing matuwid ng Diyos. Sinabi niyang ang Romans chapter 3 verse 24 ang talatang nagbukas ng pintuan sa kaniyang paghahanap ng kasagutan. Ito po ang mga katagang isinulat ni Bunyan. As I was walking up and down in the house as a man in most woeful state, that word of God took hold of my heart. You are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. But oh, what a turn it made upon me! Now was I as one awakened out of some troublesome sleep and dream, and listening to this heavenly sentence, it was as if I'd heard it thus expounded to me. In other words, this is how heard Romans 3:24. Sinner, you think that because of your infirmities I cannot save your soul? But behold, my Son is by me, and upon Him I look, and not on you. And I will deal with you according as I am pleased with Him. Lahat nga po ay nagkasala at nagkulang sa kaluwalhatian ng Diyos at tayo po ay ipinawalang sala lamang sa pamamagitan ng kabutihang loob na iginawad sa atin mula sa pagtubos ni Hesukristo. C. Propitiation. Sa paanong pamamaraan nga ba tayo tinubos ng Panginoong Hesus? Tinubos niya po tayo sa pamamagitan ng kaniyang pag-alay, ng kaniyang banal na dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Yaon po ang salitang propitiation na ikatlong pagsasalarawan ni Pablo sa kaniyang pagsalaysay sa mga talatang ito. Ito po ay isang pagsasalarawan hango sa pamamaraan o sistema ng pag-aalay o yung tinatawag na sacrificial system na isinasagawa ng mga Hudyo magmula pa sa lumang tipanan o Old Testament times. Nangyayari po ito sa tuwing ginigilitan sa kaniyang leeg ang isang hayop na iniaalay. At ang kaganapang ito po na tinutukoy ni Pablo ay kung saan si Jesus ay namatay at inalay ang kanyang buhay sa krus. Ang Griegong salita po na ginamit rito ay hilasterion. Wala pong eksaktong kaakibat na salita nito sa Ingles. Ngunit ang ideya ng propitiation ay sumasaklaw sa pangunahing kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa krus patungo sa Diyos. Ang kaisipang ito po na ang kamatayan ni Kristo ay siyang pumawi sa puot ng Diyos na siya bilang banal na Diyos ay nasusuklam sa ating mga kasalanan. Kung kaya't ang
misteryon ay ang pag-alay ni Kristo ng buhay sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan. Yaon po ang propitiation. Dahil tinubos niya tayo at ito ang siyang nagpawi sa matinding pagkagalit ng Diyos. Ang ideya rin po ng hilasterion ay ang kaisipang expiation o atonement na ang ibig po nitong sabihin sa salitang Ingles na ang isinakatuparan ni Kristo sa krus ay iniuukol niya para sa iyo at sa akin. Ang pagkabagabag natin sa ating mga pagkakasala o yaong tinatawag na feeling of guilt ay naaalis at tuluyang naglaho dahil sa ginawa ni Jesus doon sa Kalbaryo. Ang poot ng Diyos sa kasalanan ay napawi. Yaon po ang propitiation. At ang ibinunga nito ay ang tuluyang paglaho ng ating pagkabahala sa ating mga pagkakasala o feeling of guilt. Yaon naman din po ang expiation. Mayroon pang hinuhubog na pagwawangis ang hilasterion. Ang hilasterion po ay ang luklukan ng awa o yaong mercy seat. Ang luklukan ng awa po ay kung saan ang banal na presensya ng Diyos ay nananahan at nakikipag-ugnayan sa mga tao. Ito po ay ang ibabaw ng Ark of the Covenant na nasa kabanal-banalang bahagi ng templo kung saan ang pinakapunong pari o high priest ay nag-aalay ng dugo ng tupa isang beses kada isang taon upang hilingin ang kapatawaran ng bayan ng Israel sa kaniyang mga nagawang mga kasalanan. Ang mercy seat po o luklukan ng awa ay isang pribadong lugar at piling mga tao lamang po ang maaring tumungo rito. Ngunit ito ay ginawang bukas na ngayon sa kanino man upang ito'y masaksihan ng lahat. Dahil ito po ay ang krus ng Kalbaryo. Iyon po ang krus na kung saan nakabayubay si Jesus na kaniyang inalay ang hilasterion at ang propitiation o handog na pumawi sa poot ng Diyos at ang expiation o mapagpalayang kabayaran upang tuluyang maalis ang ating pagkabagabag sa kasalanan. D. Received by faith. Tinubos niya tayo bilang handog, propitiation, sa pamamagitan ng kaniyang banal na dugo. Ngunit mapapansin po natin na dagdag ni Pablo na kinakailangan din natin po itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kapatawaran ay inaihayag at nakalambitin doon sa krus, ngunit kailangan mo itong tanggapin. Kinakailangan itong kunin. Kinakailangan mo itong angkinin sa sarili. Kinakailangan itong magkaroon ng saysay sa iyong buhay. Sa alinmang kapangyarihan at alinmang kaganapan. Kung ninanais mong maging matuwid, kailangan mo itong kunin. Sa esensya ng krus at ito po ay sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na siyang ipinamumuhay at iyong personal na
pinatotohanan. Iyan nga po ang dahilan kung bakit tayo merong tinataguriang A, B, C ng Ebanghelyo o Gospel upang tayo po ay maging matuwid at inaringganap. Kinakailangan po na tayo ay A, admit o aminin na tayo po ay sadyang makasalanan. Accept o tanggapin na ang paghuhukom ng Diyos ay yaong tayo ay nahiwalay sa kanyang kabanalan. B, believe o paniwalaan na ang kamatayan po ni Kristo sa krus ang siyang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. At may kapangyarihan siyang gawin ito dahil siya ay Diyos na naging tao. C, commit o italaga natin ang ating mga buhay sa Kanya. Italaga natin ang ating mga sariling buhay sa pananampalataya at taimtim na pagsunod bilang pagsasakatuparan natin sa kaniyang mga gawain at layunin sa ating mga buhay. Ang kaniyang handog o propitiation ay kinakailangang tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil kung ito ay mananatili lamang doon sa krus, tayo po ay mapapahamak sa ating mga pagkakasala at tutungo sa impyerno o dagat-dagatang apoy ng walang hanggang kaparusahan. Kinakailangan po na tayo ay mapaghanap ng katotohanan. Kinakailangan na makita natin at maintindihan na maraming tao ang maaaring mapahamak kung di tayo tutugon sa ating mga katawagan. Kung hindi po natin ihahayag sa kanila ang katotohanan ng dakilang habag at pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristong manunubos. Hindi po natin dapat ikinahihiya ang Ebanghelyo o mabuting balita dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos na makapagliligtas sa atin. Iyan po ang nakasaad sa Romans chapter 1 verses 16 to 17 na dapat nating pagkatandaan at ipamahagi sa ating mga kapwa. Ang Ebanghelyo po ay ang mensahe na ang kapangyarihan ng Diyos ay bukas sa ikaliligtas ng lahat. Lahat po tayo ay nagkasala. Lahat po tayo ay nawalay sa Diyos. At si Kristo ay namatay upang siyang maging katangi-tanging katubusan para sa kapatawaran ng ating mga pagkakasala. Ang katubusang ito po ay inalay para sa lahat. Bukas para sa lahat bilang handog ng Diyos dahil sa kaniyang mabuting kalooban sa atin. Hindi po natin ito maaring kamtin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Maari lamang natin ito pong tanggapin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Taimtim na paniniwalang si Jesus nga na siyang nagsabi ay siya nga. Isinasakatuparan niya ang mga bagay na nararapat niyang isakatuparan. At pagkatapos po nito, tinatawag po ang bawat isa sa atin na mamuhay ayon sa ating pananampalataya. Lubusang nagtitiwala sa Diyos.
Wala po ritong mga bagay na dapat nating ikahihiya. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos upang makapagliligtas. Siya nawang huwag po tayong tumugon sa kahihiyan at pagkatakot, bagkus tayo po'y tumugon ng may matatag na kapanatagan at ganap na kagalakan. Magkaisa po tayo sa panalangin. O aming dakila at makapangyarihang Diyos, mulit-muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob sa bawat isa sa amin, sa inyong dakila at dalisay na pag-ibig sa buong sanlibutan. Mahalagang mga puntos ang amin pong tinalakay sa araw na ito, na kung saan ikaw po ang tanging matuwid na Diyos na may kapangyarihan upang gawin din kami bilang mga tao na matuwid o maging inaring ganap dahil po sa aming mga pagkakamali, dahil po sa aming mga pagkakasala sa inyo bilang banal na Diyos. Kami po ay sadyang naihiwalay sa inyong kabanalan. At walang sinuman sa amin ang nakakaabot sa inyong kaluwalhatian. Kaya kinakailangan po namin, ikaw o Diyos, na tanging tagapagligtas ng sanlibutan sa aming mga buhay. Kayo lamang po ang may kapangyarihan upang iligtas ang bawat isa sa amin. At maraming salamat po na dahil sa inyong biyaya at habag, kami nga po ay inyong binigyan ng pag-asa at pagkakataon na kami po ay makabangon mula sa kadiliman, mula sa aming mga pagkakasala, mula sa aming mga karumihan at kami po ay nilinis sa pamagitan ng inyong banal na dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kabayaran na iginawad ninyo bilang katubusan sa aming mga pagkakasala. Maraming salamat po at di namin po ito kayang tumbasan dahil kayo lamang ang kabanal-banalan at makapangyarihan sa lahat na Diyos. Kaya po, liban sa inyo, wala po kaming magagawa. Kaya po, kami po ay nagpapasalamat. Kami rin po ay humihingi ng kapatawaran at paglilinis at paghuhuga sa anumang mga karumihan at pagkakasala namin sa inyo. Tinatanggap po namin na kami sadyang makasalanan, O Diyos. At dahil lamang sa inyong iginawad sa krus ng Kalbaryo, kami po ay nagkaroon ng inaasahang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Kristong Jesus. Maraming salamat po sa inyong habag, sa inyong biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa nawa na marami pa pong makakilala at higit na mananampalataya sa inyo upang sila rin po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang sila po ay hindi mapahamak at mahulog sa walang hanggang kaparusahan. Salamat po, O Diyos, sa mga pagkakataong ito na kami po ay napakinggan ang inyong banal na mga salita, ang inyong paggabay sa pamagitan ng paglukob ng inyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, dahil sa katubusan iyon ay pinawi ng tunay ang lahat ng aming pag-aagam-agam sa aming mga pagkakasala. Nawala na po ang guilt sa aming kalagitnaan dahil ito sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nagpapasalamat po kami ng lubusan. At alam din po namin na batid namin po ngayon, natutunan po namin ngayon na baliwala na naroon lamang na iniiwang nakabayubay sa krus itong inyong ipinagkaloob na biyaya't habag sa amin.
kinakailangan po namin itong tanggapin sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Pananampalataya kay Kristong Jesus lamang nakaukol. Doon nakatuon sa Kanya, sa Kanyang mga itinuturo, sa Kanyang kaliwanagan, sa Kanyang mga halimbawa na ipinakita habang siya ay lumalakad sa sanlibutan ito, sa lahat ng Kanyang itinuturo sa Kanyang mga apostoles, sa Kanyang mga alagad, at kami bilang inyo ring mga tagapagsunod, anuman ang aming mga lahi, ay tunay kaming tinanggap niyo rin bilang inyong mga tunay na mga anak. Kaya po, salamat dahil nilinaw ninyo sa aming mga kalagitnaan ngayon. Marahil ay patuloy kaming pinaalalahanan sa mga bagay na ito na sadyang huwag namin itapon. Huwag namin sadyang sayangin ang mga pagkakataon na inyo pong pinagkaloob sa amin dahil ito po ang inyong biyaya. Ito po ang inyong habag sa bawat isa sa amin na inyong ipinagkaloob upang kami nga po ay maligtas. Kaya po, sama-sama po kami nananalangin at sabay-sabay namin binibigkas ang katangi-tanging pasasalamat sa inyong banal na trono. Maghari ka sa aming buhay ngayon at magpakailanpaman. Ito po ang aming pagsamot pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Kristong Jesus. Amen at Amen. Hanggang sa muli po, mga minamahal, habang naghihintay tayo, sikapin nating mamuhay ng mapayapa. Walang dungis at walang kapintasan. Isipin natin na kaya nagtitimpi at matiyaga ang Panginoon sa atin ay upang bigyan tayo ng pagkakataong maligtas. At ngayon na ito'y alam na natin, mga kapatid, dapat tayong mag-ingat upang huwag tayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi tayo matitinag sa ating mabuting kalagayan. Magpatuloy tayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanpaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen.